No doubt, napakagaling na coach si Sasha Georgievich, ang Serbian head coach ng China. Pero mukhang siya ang malas every time magtatapat ang China at Gilas. Dahil under his watch ay dalawang beses siyang pinaiyak ng Gilas sa FIBA World Cup at sa Asian Games. Well, yan ang pag-uusapan natin in this video. Pero before that, ay meron muna tayong pag-giveaway. Di na makakalimutan ni Coach Sasha Georgievich sina Jordan Clarkson and Justin Brownlee, ang dalawang players na nagpaiyak ng China dahil nagpaulan ng napakaraming 3-point shots ang dalawang naturalized players na siyang dahilan kung bakit nanalo ang Gilas. Pumutok si Jordan Clarkson ng 34 points sa FIBA World Cup versus China, including 5 triples in the third quarter na kung saan hindi nakapaniwala ang China sa pinakitang NBA-like offensive explosion ni Jordan Clarkson. Sa Asian Games naman, ay giniba ang yabang ni Coach Sasha, ang coach na nagsabi noon na ang Gilas raw ay kulang sa quality at napakamot na lang sa kanyang ulo. Si Justin Brownlee naman ang nagpaiyak ng China sa Asian Games by scoring 33 points at nagpaulan ng 5 3-point shots sa fourth quarter to complete a never say die performance at sinipa ang China sa contention sa gold medal. For sure, hindi na makakalimutan ni Coach Sasha, sina Justin Brownlee and Jordan Clarkson. At dahil dito, ay siguradong nangangati na ngayon ang China na makabawi sa Gilas. A plan na napakahirap gawin considering na ang Gilas Pilipinas ay ayaw nang bitawan ang nakuhang gintong medalya and the distinction as being the best basketball team in Asia. And looking at sa mga present young players ng Gilas, ay mukhang mahihirapan na ang China na makahabol. Dahil meron na tayong dalawang legit big men in the person of AJ Edu and Kai Sato. Plus a naturalized player ay napakasolid na ng ating frontline. And we have so many guards dito sa Pilipinas at meron pang dalawang wing players na hindi pa na-maximize na world-class rin ang height na sina Carl Tamayo and Justin Baltazar. Meanwhile, Celtics overcome Heat in early showdown sa East Contenders. Nakalaban ng Boston Celtics ang Miami Heat at nagtagumpay sa rematch ng Eastern Conference Finals noong nakaraang season. Si Derrick White ay nagtala ng 28 points, kasama na ang 5 threes at inungusan ng Celtics ang Heat 119-111. Si Jaylen Brown ay may 27 points and 6 rebounds, habang si Jason Tatum ay nagtala ng 22 points. Si White ang kinilalang player of the game dahil sa kanyang naging contribution sa fourth quarter kung saan siya ay nakapagtala ng 14 points. I've been here a couple of years and I know where guys are supposed to be at, White said. I'm just trying to get people in the right spots and lead from that way. Said Tatum, the talent has always been there. He's just starting to show more emotion. I try to tell him to always be aggressive, don't just look for me. Nung nakaraang season, nagkaroon ng 4 na laban ang Boston at Miami at nahati sa 2 panalo at 2 talo ang bawat koponan. Noong playoffs, matapos ang mahigpit na laban na umabot sa 7 laro, nanalo ang Miami at pumasok sa NBA Finals matapos tambakan ang Boston sa Game 7. Ang laban nitong Sabado ay ang kanilang unang laban sa 3 nilang laro para sa season na ito. At parang nabubuhay muli ang kanilang rivalry noong nakaraang season. Walang koponan ang lumamang ng higit sa 5 puntos sa pagtatapos ng bawat quarter at parehong malapit sa 50% ang shooting efficiency ng dalawang koponan. May 6 na beses na nag-tied ang kanilang mga scores
at 6 na beses ding ng iba ang lamang sa buong laban. Talagang napakahigpit ng laro. Si Tyler Hero na naupo noong conference finals dahil sa sugat sa kamay ay nagtala ng 28 points at merong 5 3-points para sa Miami. "I liked our fight," Hero said. "Obviously, there's no moral victories in this. But game 2, I think there's a lot to take away from tonight." Nagdagdag si Bam Adebayo ng 27 points and 7 rebounds. At si Jimmy Butler ay nagtapos sa kanyang 14 points on 3 of 11 shooting. At si Stephen Curry ay nagpatuloy sa kanyang magandang performance at nagtala siya ng amazing 41 points para sa Golden State Warriors at tinalo ang Sacramento Kings 122-114 nitong Sabado. Ito ang unang laro sa Golden 1 Center mula nang tapusin ni Stephen Curry ang Kings sa kanyang 50 points na pagganap sa Game 7 ng kanilang first round series noong nakaraang season. Sold out crowd ang home opener at punong-puno ito ng energy buong gabi. Pero umuwi ng desmayado ang Sacramento Kings nang nalaman nila na wala pa rin silang kalaban-laban kay Curry na tinapos ang laro sa isang 3-pointer sa final minute. Nagtala si Curry ng 16 points sa third quarter para kontrolin ang laro. At nakuha niya ang kanyang pang 51th career 4-point play. At sinunda ng isang munting sayaw para bigyan ang Golden State ng 11 points na kalamangan in the second half. At lumaki pa ang abante ng Warriors pagkatapos umupo si Curry sa dulo ng third quarter kasama ang 10-0 run na pinangunahan ng putback jam ni Jonathan Kuminga na nagpababa sa 94-77. At sa huli, nagtangkang makabawi ang Sacramento laban sa Warriors. Nagtala ang Kings ng 10 sunod-sunod na puntos upang bawasan ang 15 points na pagkabaon sa 5 points na lang sa may natitirang 1 minute and 15 seconds. Pero di mapigilan si Stephen Curry at tumira siya ng 3-pointer na tumapos sa laro. Nagdagdag ng 18 points si Klay Thompson at meron namang 10 points, 12 assists and 2 turnovers si Chris Paul sa kanyang ikalawang laro kasama ang Warriors. At meron ng 21 assists and 3 turnovers sa kasalukuyang season si Chris Paul. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.